So yun, what's up mga boss? So yeah, welcome back po muli sa ating channel July M's. At for this episode, huwag na natin patagalin to. So bali, gagawa tayo ng price details about sa plastering work. So dahil lang maraming nagme-message sa akin kung magkano ba yung per square meter or presyo ng pamamakyaw ng palitada. At syempre, marami ding nagtatanong kung ano ba yung labanan dito. So kaya ngayon, gagawa tayo ng video. So yung video na to ay para sa mga nagpapagawa at gagawa. So bali magiging per ang aking presyo dito mga boss ha. Per. So hindi ko alam kung magkano yung presyo ng ibang kontratista or yung ibang manggagawa. Basta yung akin, yung ibibigay ko na price is yung kalimitan na binibigay kong price sa mga pinaggagawan ko. So yan, para meron kayong konting idea. So ngayon, yan, i-details ko sa inyo kung paano nga ba talaga yung labanan at magkano ang presyo ng plastering work. So tara mga boss, umpisa na natin to. Ayan, so ayan mga boss no. So bali ito, meron tayo ditong wall na may palitada. So ayan, gaya ng sabi ko, maraming nagtatanong sa akin kung magkano nga ba at paano ang labanan ng plastering works. So ngayon mga boss, bibigyan ko kayo ng konting details. So ngayon, ang ginagawa ko mga boss, pagdating ng plastering works, palitada lang ha. Kasi dito, hindi ko naman binigyan ng ganong presyo yung may-ari ng ginagawa namin. Kasi package deal yung kontrata namin dito, or package deal yung kontrata ko dito. Kasama na yung plastering, lahat hanggang matapos. So kaya naman, yung presyo ng plastering works namin dito ay walang presyo. Pero bibigyan ko kayo kung magkano nga ba yung labanan pagdating sa plastering works. So ngayon, eto, sa wall. Umpisahan natin sa wall, mga boss, sa wall. So kapag ang isang plastering works, rough finish, ibig sabihin, magaspang, walang puro. Ganito ang itsura ng rough finish, mga boss. Ito ay naka-prepared para sa skim coat. So kaya yan ay rough finish. Ngayon, ang labanan dyan, ang presyong binibigay ko ay mula sa 220 pesos hanggang 250 pesos per square meter. So ngayon, sa ano yan na, mga boss ha, sa wall at saka kasama na yung kanto. So kasi ito kasing kanto, alam nyo, kalimitan, ang presyo kasi nito minsan nakabukod. Kasi meron tayong tinatawag na linear meter kung tawagin. So ngayon mga bossing, ang problema kapag pumasok tayo sa linear meter, yung nagpapagawa, hindi niya alam minsan kung ano ba yung linear meter. So kaya kinakailangan pa nating isabihin sa kanya kung paano. So ngayon, para hindi nalilito yung mga pinagagawa namin, straight na yung presyo ko mga bossing. From 220 to 250 pesos per square meter kasama ang lahat ng kanto. Poste, beams, bintana, at lahat. Basta straight. So ngayon, paano ba yung sinasabi kong per square meter? Ang isang square meter, mga boss, ay isang metro kwadrado. So ayan, kukuha tayo ng metro. Oh. Pag magsusukat kayo, syempre, magpapagawa kayo. Para masukat nyo yung per square meter, yung tinatawag na square meter, ibig sabihin, isang metro kwadrado, eto, pakita ko sa inyo kung nasa nyo isang metro. Eto mga boss ha, 100 centimeter or 1000 mm. Yan ha, 100 centimeter, 1 meter, 1000 mm. Kwadrado. So kung anong haba niya, halimbawa, sukatin natin dito, galing doon, may isang metro. Yan yung haba niya. Ngayon, yung taas niya ay isang metro din. Yan. So, ganyan yung tinatawag na square meter. Para pag nagsukatan kayo dun sa mga nagpapagawa, hindi kayo madadaya. So, magandang idea mga boss yung per square meter. Alam nyo kung bakit? Wala na kayong problemahin sa kung mabagal o mabilis yung gawa. Kasi nga, pakyaw per square meter. Nakadepende na sa mason kung kaano karami yung kanyang gustong palitadahan. So for example, ito pinalitadahan ni Mason. O natapos niya ng isang araw. Susukatin niyo yung haba niyan mula doon sa kanto hanggang sa napalitadahan mga boss, ay yung dulo. Sukatin niyo doon.
susukatin nyo hanggang doon. Ito, pwede nyo rin sukatin. Isasama nyo sa sukat yan kasi sayang yan, no? So, bali, didiretso yan, liliko, diretso, liko, bago diretso. Kasi, kasama rin sa sukat yan. O, hanggang doon. For example, sabihin natin na ito ay 10 metro. 10 metro yung haba niyan. So, sukatin nyo naman ulit yung taas mula doon sa baba hanggang doon sa hangganan ng pinalitadahan. For example, sabihin natin 3 meters galing sa flooring hanggang doon sa biga, 3 metro. So, ang gagawin nyo, mga bossing, doon sa mga nagpapagawa, imumultiply nyo 10 times 3. So, lalabas dyan ay 30 square meter. So, ngayon, kung magkano yung napagkasunduan yung presyo, for halimbawa, example, 200, sample ah, 200, i-divide natin sa 30. So, lalabas dyan yung presyo kung magkano. Ayun, mga bossing, no? So, lalabas dyan, mga bossing, ay 6,000 pesos. So, ngayon, siguro, yung iba, medyo mamamahalan. Kasi, umabot ng 6,000 pesos. Pero, gaya ng sabi ko, kasama ang kanto. So ngayon, oo, malapad yung napalitadahan nyo. Malapad yung napalitadahan nyo. Pero babawiin yung kita nyo dyan pagdating sa pagkakanto. So kaya nga binibigyan ko kayo ng price from 220 to 250 pesos. Kasi nga, sa malapad, makakabawi kayo. Pero pagdating ng mga kantuhan, yung kinita nyo dun sa malapad ay kakainin nung nung kakantuhan ninyo. Kaya pag nagpalitada kayo, huwag nyong iiwanan o huwag nyong ipapahuli yung lahat ng kanto. Kailangan balance yung pagpapalitada nyo. Halimbawa, nagpalitada kayo ng wall, malapad, isunod nyo na agad yung kanto. Kasi alam nyo mga bossing, minsan kapag nahuli lahat ng mga kanto sa pagpaplastering nyo, eh baka mamaya wala na kayong kunin na pera. Kasi kakaunti lang yung sukat, yung masusukat natin sa mga kantuhan. Tapos, isa pa, mas matrabaho ang pagkakanto kaysa sa malapad. So, ganun mga boss ang kalakaran ng plastering work. So, gaya ng sinabi ko, rough finish, pwede tayong kumuha ng 220 pesos to 250 pesos. So, yan. So, for example, ito, nagawa ko to, pinresyoan ko yun ng 220. Oh, so, nakamagkano ako dyan? 6,600. Diba? O for example, ilang araw ko ginawa? O isang araw ko ginawa? Sabihin natin dalawang araw kasama yung kanto. So magkano ang labor ko? Sabihin natin ang labor natin ay 500 sa dalawang araw, 1,000. Tapos ako, mason, 800, 1,600, 600. So may matitira pa akong 4,000. Ngayon, yung kinita kong 4,000 dito sa malapad na wall na yan ay mababawi naman yun. Mawawala din sa akin yun. Hindi pa yun yung lahat ng kita ko kasi magkakanto tayo. Ayan. So ngayon, pag itong kanto na to, sinukat natin, katulad nito, poste, kakantuhan natin. Maliit. Pag sinukat natin yan, ilang square meter lang ang papasok sa isang poste. O, sukatin natin. Halimbawa, sa isang poste, 20 by 30. So 20, 20, isang metro. Tapos, ang taas niya, 3 meters. O, ilan lang yon? 3 square meter lang. Isipin nyo, 3 square meter lang yung mapapalitadahan ko na isang poste. Pagkatapos, halimbawa, sabihin mong sa isang araw, makaapat ka nyan. O magkano lang yon, di ba? So kaya nga yung kita, dun sa mga malalapad na wall, nababawi pagdating sa mga kantuhan. So ganun mga bossing yung aking presyo. O, binibigay ko na sa inyo yung aking idea. Sa totoo lang, confidential yung mga ganyang presyo, pero para malaman ninyo at saka nung mga nagpapagawa at nagagawa. Pero, kinakailangan pag pumasok kayo ng ganung price, bibigyan nyo ng quality works. Huwag yung palitadang barubal. Ano, kunyari, halimbawa, nagplastering kayo. Itatama nyo sa hulog, itatama nyo sa eskwala, itatama nyo sa level, ang bawat palitada. Gagandahan ninyo yung mga palitada, lalong-lalo na pagdating sa mga kantuhan. Yung mga outer corner, inner corner, gagandahan ninyo yan. Bibigyan nyo ng quality works. Nang sa ganun, sulit naman yung ibabayad sa inyo nung nagpapagawa. Yung price na binigay ko mga boss, no, sample price. Alam nyo, yung price na yan ay kalimitan. Dito lang yan nangyayari or nandito yan sa Luzon na part. Kasi dito sa Luzon na part, medyo mataas ang
kalakaran ng palitada. Kasi bakit? Mataas kasi ang sweldo dito ng mga skill. Hindi katulad sa probinsya. Sa probinsya kasi minsan, alam nyo, mura lang yung pangongontrata ng palitada kasi mura lang din yung pasahod sa tao. So, ganun mga bossing yung ating kalakaran. No? So, tsaka isa pa, syempre, mas maganda kung ganyang pakyawan na talagang marami kayong napapalitadahan para sulit naman yung pamamakyaw nyo, mga boss, no? So, yan. Sana nakatulong sa inyo yung aking simpleng tips. At syempre, kung nagustuhan mo, mga boss, yung aking tips na to, ay isubscribe mo na yung ating channel. At syempre, papalo na rin yung ating FB page, July M. So, ay maraming salamat sa inyong lahat.